Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang karanasan ni Berta. Noong pagpasok ni Berta sa loob, ay pinagtinginan ito ng mga tao roon na tila ba may kakaiba sa kanilang mga tingin. At maya-maya pa ay dinala si Berta sa taas para ituro sa kanya ang kanyang magiging kwarto. Habang papaakyat ito, ay lilingon ni Berta ang mga tao sa karinderya. At noong paglingon niya, ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Kinabahan man si Berta, subalit hindi na niya yun inisip. Dahil baka nanibago lang ito sa kanya. O Berta, nandito na tayo. Ito yung magiging kwarto mo. Pasensya ka na ha. Medyo alikabok. Matagal na kasi itong hindi nalinisan. Kaya linisin mo na lang. Bukas ka pa naman magsimula sa trabaho. Sige, maiwan mo na kita dito. Balikan ko lang si Madam sa baba. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako ha. At siya nga pala, bukas na bukas, ay magsimula ka na sa trabaho mo. Gumising ka lang ng mga alas 8 ng umaga. Paalala lang ha, huwag kang gumising ng mga alas 5 ng umaga. Ako nang bahala sa mga lulutuin natin. Maliwanag ba yun, Berta? Opo, Manang. Tatandaan ko po yung mga sinasabi niyo. Wika ko pa noon kay Manang Miss Selena. Noong nasa loob na ako, ay tinakpan ko na lang ang aking ilong dahil sa dami ng mga alikabok. Parang ilang taon na ito na hindi nalilinisan. Gustuhin ko mang bumalik sa aming bahay, subalit naalala ko si nanay. Kung kaya't dahil doon ay tinatagan ko na lang ang aking loob. Noong gabing iyon ay maaga akong nagpapahinga dahil na rin napagod ako sa aming biyahe. Nagising na lang ako ng mga hating gabi. At noong bumangon na sana ako, ay meron akong naririnig na tunog ng pusa. Sa palagay ko ay mga apat na pusa na nasa malapit lang sa aking kwarto. Pero hindi ko ito makita. Kaya't dali-dali akong tumayo at sumilip sa bintana ng aking kwarto. At noong ko nga nakita Miss Selena, apat na pusa ang nakatayo sa tapat ng aking kwarto. Kaya't agad ko itong binuksan dahil baka nagugutom ito. Naku, ang cute na naman. Nagugutom na ba kayo? Teka lang ha, kumuha lang ako ng mga pagkain. Bumaba ako sa kusina para kumuha ng pagkain para sa mga pusa. Dahil wala nang natitirang pagkain sa mesa, ay agad kong binuksan ang refrigerator dahil baka may pagkain pang nakatago doon. Subalit nung pagbukas ko, ay wala namang laman. Ha? Walang pagkain? Pati karne? Imposible naman. Wika ko pa noon sa aking sarili. Kung kaya't bumalik na lang ako sa taas at binalikan ang mga pusa. At noong pagdating ko sa kwarto, ay wala na doon. Saan na kaya nagpunta ang mga pusa na yun? Kawawa naman, wala akong naibigay na pagkain sa kanila. Kinabukasan ay tamang-tama ang aking pagising dahil malapit na mag-alas 8 ng umaga. Naririnig ko na rin na may mga customer na sa baba. Kung kahit dali-dali akong nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos nun ay bumaba na ako sa karinderya. Mabuti nandito ka na, Berta. Tulungan mo ko. Ang dami nating customer ngayon. Buwinis ka talaga. Wika pa ni Manang. Eh Manang, matanong ko lang po, saan po ba nanggaling yung mga customer natin? Kasi nasa liblib naman tayo ng baryo. Tapos ganito kadami yung kumakain dito sa atin. Alam mo Berta, hindi ka nandito para makichismis. Trabaho ka na nga lang dyan. Pasensya na po kayo Manang, nagtataka lang po ako. Hindi na po mauulit. Ang mga oras na yun ni Selena ay napakarami kong tanong. Lalo na nung nakita ko ang iba't ibang klase ng ulam. At lahat ng mga ito ay mga karni pa. Naisip ko noon, saan kaya sila kumukuha ng mga karni? Hanggang makalipas ang ilang oras, ay nagsisimula na kami ng ligpit ng mga gamit. Dahil sakto alas 5 ng hapon, ay magsarado na kami sa karinderya. Dahil sa pagod ng araw na yun,
ay umakyat ako sa aking kwarto at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Maya-maya ay nagising ako dahil sa ingay sa labas. Anong ingay na yun? Parang meron akong naririnig na sumisigaw. Noong mga oras na yun ay mga bandang alas 3 ng madiling araw. Dahil sa aking pagkakuryosidad ay dahan-dahan akong bumaba sa silong dahil may narinig akong mga kalabog at parang humihingi ng tulong. Noong nasa baba na ako ay nakabukas na yung ilaw kahit dali-dali akong nagtago sa likuran ng refrigerator. At dahil doon ay mas naririnig ko na ang tinig na humihingi ng tulong. Nanggagaling iyon sa may stockroom. Sino kaya yun? Anong ginagawa niya sa stockroom? Wika ko pa sa aking sarili. At maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto ng stockroom. At lumabas doon si Manang. At merong itong daladala na malaking sako. Ano kaya ang laman ng sako ni Manang? Kanina lang ah, merong humihingi ng tulong. Ngayon hindi ko na naririnig. Sino kaya yun? Naguguluhan kong wika sa aking sarili, Miss Selena. At noong dumaan ito sa akin, ay nakita kong may dugo ang kanyang dalang sako. Dali-dali akong tumalikod sa likuran ng refrigerator para hindi niya ako makita. Maya-maya ay pumasok si Manang sa kusina. Ano kayang gagawin ni Manang doon? At ano yung laman ng sako? Kailangan ko yung malaman. Noong mga oras na yun, dahan-dahan akong naglalakad malapit sa kusina. At doon ko nga nakita Miss Selena. Nagulat ako noong dahan-dahang kinuha ni Manang ang laman ng sako. Isang babae at wala nang malay. Ano kayang gagawin ni Manang dyan? At maya-maya pa ay nagulat ako sa ginawa ni Manang. Kinuha niya ang kanyang patalim at agad nitong tinatad ang katawan na para bang hayop. Hinakatay niya ito na parang karni ng baboy. Kaya pala na marami silang karni. Ano kayang ibig sabihin nito? Mga aswang kaya si Manang? At yung ginamit nila sa karinderya ay karni yun ng tao? Nang matapos ko iyong wikain, Miss Selena, ay pinagmamasdan ko si Manang. Nakita kong unti-unting humaba ang kanyang mga kuko at nanilisik na ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lamang loob ng babae. Sobrang nataranta ako noon, Miss Selena, ngunit daldali akong umakyat patungo sa kwarto. Sa palagay ko ay napapansin ako ni Manang. Mga aswang sila, kailangan ko nang makaalis rito. Nung mga oras na yun, Miss Selena, ay hindi ko alam kung paano ako makatakas. Hindi rin naman ako pwedeng tumalon sa bintana dahil sa sobrang taas nito. At noong papalabas na sana ako ng kwarto, ay nakaabang na pala si Manang sa may pinto. At saan ka pupunta? Tumakas ka? Hindi ka na makakatakas rito. Uwi ka pa noon ng aswang habang umaangil. Yun lang ang akala mo. Makakaalis rin ako dito. Sagot ko pa sa aswang na sabay-saboy sa kanya yung binigay sa akin ng matanda. Nakita kong nasasaktan ito at umaangil sa galit. Kung kahit ginamit ko iyong pagkakataon para makaalis sa lugar na iyon. Kahit hindi ko alam ang aking dinadaanan, ngunit hindi ako tumigil sa aking pagtakbo. Naririnig ko na may humahabol sa akin. Kung kaya't mas lalo kong binilisan ang aking pagtakbo. Makalipas ang isang oras kong pagtakbo, ay nabuhayan ako ng loob. Noong nakarating na ako sa gilid ng kalsada, dinadasal ko noon na sana may dumaan na sasakyan. At sa kabutihang palad ay merong dumaan na tricycle. Sumigaw ako ng tulong at agad naman itong huminto sa aking tapat. Walang ano-ano ay agad niya akong tinawag para sumakay. Habang nasa biyahe ay may napapansin ako sa driver. Dahil pakiramdam ko
ay isa siyang babae. Manong, maraming salamat po sa inyo. Kasi kung hindi kayo dumating, siguro baka naabutan na ako ng mga aswang na iyon. Hindi ako, Manong, iha. Ako to. Naalala mo pa ba ako? Manang, ikaw yan. Maraming salamat po sa iyo, Manang. Kasi dahil dun sa binigay mo, ay nakatakas ako. At ngayon nandito ka na naman para iligtas ako. Maraming maraming salamat po sa iyo, Manang. Noong mga panahong iyon, ay kinuwento sa akin ni Manang tungkol sa aking amo. Matagal na raw niyang alam na aswang ang mga ito dahil isa siyang albularyo.